dedikasyon at pagmamahal ang susunod na vice-presidente ng Republika ng Pilipinas, si Francis Kiko Pangilinan! Magandang umaga, Impanta! Magandang umaga, Quezon! Kahit mainit ang araw, mas mainit ang inyong pagtanggap sa amin dito! Walang diyan nakakalam dahil Lenny Kiko lang sa kalam. Yehey! Magandang umaga po! Batiin natin ang ating matagal ng kaibigan at kaalyado, Impanta Vice Mayor L.A. Ruanto! Infanta Mayoralty Candidate Ebit Escueta, Real Mayoralty Candidate Lea Calleja, Real Vice Mayoralty Candidate Darius Castro, General Nakar Mayor S.C. Ruzol, Vice Mayor Obing Ruzol, General Former Vice Mayor Apple Ruzol, guwapo pala si Kiko. Hindi ko alam kung ako'y matutuwa dahil guwapo pala ako. O kaya malulungkot dahil akala mo pangit ka. Ngayon alam niyo na ba't nailove si Sharon. At kinukumusta si Sharon. Ang sagot ko, sa April 28, 26 years na kaming kasal. At 26 years hanggang ngayon, patay na patay pa rin sa akin. At yan ang pong ipagkalat, baka umabot sa kanya, ako naman ang patay sa kanya. Batiin natin ang ating magiging kaalyado sa Senado, Attorney Alex Lacson, Senator Risa Ontiveros, Senator Laila De Lima, Senator Dick Gordon, Senator Sunny Trillanes, Senator Sunny Matula, Senator Teddy Bagilat, at siyempre, ang ating Ding Chel Jokno. Narito si Attorney Laya, bagong-bagong abogado, anak ni Attorney Chel. Congratulations! Alam niyo ba si Ding Chel Jokno, ang tatay niya, dating Senador Pepe Jokno, Batikang Abogado. So siya po ay naging Batikang Abogado rin, si Attorney Chel. At ngayon, Batikang Abogado for sure sa darating na mga araw, Attorney Laya Jokno. Patiin din natin Bishop Bernardino Cortez, Imam Johari Salem, Al-Jama Mosque, Pastor Arnel Sol, Pastor Bong Pedida, ang ating mga katutubong dumagat, ang mga farmers at fisher folk ng Reyna, ang mga kababaihan ng Reyna, frontliners ng Reyna, Reyna Youth, Reyna LGBTQ, Reyna Artists, ang ating mga lay people, munting sambayan ng Kristiyano Kaparian, at siyempre, isa sa mga paborito nating mga organisasyon, Pambansang Katipunan ng Makabayang Magbubukid, Northern Quezon Chapter, ugnayan ng maliliit na magsasaka ng Impanta, Umani, Real Coconut Farmers Association o RECOFA, at General Nakar Coconut Farmers Association o GENACOFA, Artists for Lenny, Likhawitan, samahan ng mga katutubong ipinagtatanggol ang lupaing ni Nuno, at sa ating lahat, magandang hapo, magandang umaga, Quezon, Impanta, Real, General Nakar.
Si Donnie, nakalimutan ko. Ano pa rin siya sa, I'm into her, nagsushooting pa, pero umiikot na rin si Donnie sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa Dumaguete, sa Baguio, dahil katulad ninyong lahat, dito, nais natin ng mas magandang bukas, hindi po ba? At yan naman ang ating ipinaglalaban sa darating na Mayo 9, tatlong linggo na lamang. Minsan lamang tayo sa anim na taon, tayo ang maglulukluk ng pinaka matataas na opisyal ng ating bansa. Tayo. Tayo ang may kapangyarihan. Sa totoo lang, sa Mayo 9, sa halaalaw ng hararan, hindi ang mga politiko tulad ko ang pinakamakapangyarihan. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan, 65 million strong, ay ang ating mga kababayan. Kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya kung tayo ay suyang-suyana sa bulok na pamamahala, kung tayo ay suyang-suyana na nagiging sunod-sunuran sa China, kung tayo ay sawang-sawana na ninanakaw ang pondo ng COVID, tayo ang makapangyarihan sa lahat. Tayo ang magsasabi sino ang karapat-dapat maupo sa mga pinaka-matataas na posisyon sa ating gobyerno. Tayo ang makapangyarihan. Si Kiko para sa Pilipinas at si Donnie para sa akin. Pero totoo, tayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dito sa Quezon, dito sa Infanta, marami pa sa ating mga kababayan ay Andy. Alam niyo yung Andy? Undecided! Pwede ba? Willing ba tayo sa huling 20 araw ng kampanya ay susuyuri natin ang kalye, ang mga kalye, ang mga bahay dito sa Infanta, dito sa Real, dito sa General Dakar. Wala tayong palalampasin na bahay. Pwede ba yon? Pupuntahan natin ang mga Andy at sabihin natin sa kanila, sumama na kayo sa ating pagkilos para sa mailuklok, para mailuklok ang gobyernong tapat. Pwede ba yon?